Hey, hey. Ay, nako. Pag kami namalas ka nga naman, oh. Grabe yun, tanggal yung takip. My God. Naubos pa yung laman. Nasaan ka? Ay! Tapong ko na nga to. What's up sa inyong mga paps, mga moms? Welcome back again to my YouTube channel. So, kita nyo naman, nawala yung takip ng reservoir ng coolant ko. Di ko alam kung ba't natanggal. Kasi, open ko lang yan. Tinanggal ko yung dalawa niyang leg shield. And then, yun na nga yung problema ko. So, bale, napag-isipan ko na tanggalin na lang natin yung reservoir ng coolant and then palitan na lang natin ng bago. Pero yung gagamitin kong material is hindi siya ganun. Since wala akong mahanap na takip no, na bale, ito na lang yung nahanap ko na. Ayan. So bale yung tawag dito is parang siya brake fluid, yung tangke ng brake fluid sa pangkotse no. So since ito na yung ilalagay natin mga paps, mga moms, magkakaroon tayo ng changes. So bale, kailangan kong magbutas ng fairings doon para malusot tong hose. So bale, itong hose na to is dito lang to sa bahay. Parang water hose lang yan. So ininitan ko siya para pinalambot ko muna para pumasok dito sa dulo nitong tank dito. Ang reserva. So ito yung gagawin nating reserva. So first step natin mga paps, mga moms, is i-drain lang natin yung tanggalin lang natin yung laman ng coolant doon. And then alisin natin yung yung coolant pati yung mga hose na nakakabit doon. And then para magkaroon to ng breather na tinatawag is itong takip niya bubutasan natin dito. So hindi ko siya gagamitan ng glue stick para sa pagbubutas. Ay para sa pag-seal ng paligid kasi lalagyan natin yan ng hose mga ganito lang kahaba. So bali yun yung magiging pinaka-breather nya. So bali yung ipang-seal ko lang doon is liquid gasket maker lang. So next step natin gagawin mga paps, mga moms, is since dito natin siya ikakabit. Ayan, dito natin ikakabit yung bracket ng reserva ng tangke. So kailangan nating magbutas dito sa part na dito. So ayan yung akin na binutasan ko na lang. Ayan. Since kasi mga biyak naman na din. Ayan. Mga biyak na lang din. Kaya di na ako nang hinayang nabutasan to. Pero okay lang yan. Tanggal na yan mga paps no. So yung nagkakabit na lang yan is itong mga cable tie. Tsaka ay dito wala na nga yung dito. So madali lang naman magbutas nito no. And then available din to gawin sa mga sa ibang sniper, like sniper 150, pwede rin siyang gawin. So bali ito yung magiging itsura niya kapag na-install na natin. Ayan. Yung bracket niya binaluktot ko na kasi pangit tingnan kung pantay lang nakaganyan na. Tsaka hindi masyado nakalapat. Tapos ito, papasok natin tong hose dito. Tapos dito rin, pinatulan ko lang din. Kasi hindi mabend masyado yung hose ko. So bali nga pala mga paps, mga moms, bili ko nitong tangke nito. Itong reserva na ito is 180. Dito lang sa amin sa Sorsogon. So, siguro ikabit ko na to mga paps, mga moms, para madali lang tayo, no?
naman itong hospital, dito natin ikaabit sa may malapit sa takip ng radiator cup, no? Takip ng radiator ng Sniper Classic 135 natin. So, applicable din siya sa mga Sniper 150, and then marami din naman pwedeng paglagyan nito dito, pwede din dito tsaka dito sa may kabila ng ano. Pero sa ganitong ano, abali di kasya to dito sa ilalim. So dito siya, pwede dito tsaka pwede din dito or dun sa kabila. So I decide na dito ko ilagay. Kanya-kanyang trip yan. Pops, no, pwede na yan, na lock na masyado. So siguro naman di na ano yung ano dyan, di na tatagos yung coolant. So yun mga pops, mga moms, no, next natin gawin is butasan natin tong ano takip ng reserva, and then lagyan natin tong hose. Ito yung magsisilbing breather. So butasan ko muna mga pops, no. So ayan mga paps, mga moms, ayan, nalagay na natin yung breather ng, nalagyan na natin ng breather yung ano, yung takip ng reserva ng coolant natin. So antayin lang natin matuyo, and then kabit na natin. Ay hindi, lagyan muna natin ng coolant itong ano natin. Lagyan muna natin ng coolant itong tanke natin. So ayan mga paps, mga moms, no, nakabit na natin yung improvised reserva or coolant tank, improvised coolant tank ng ating Sniper Classic 135. So bali tatanggalin natin yung dating ano, ayan, tatanggalin natin yung dating tanke ng ano, ng coolant natin, yung stock coolant, kasi wala nang takip eh, nawala na yung takip niya. So bali ito lang yung mga naging modification ng ano. Ayan. So kung may mali man ako nagawa mga paps, mga moms, please feel free to comment at comment section. Ayan. Magkita tayo diyan sa comment section. And then kung may mga katanungan kayo is pwede niyo i-PM yung page ko or aking Facebook account, na which is Noymoto yung pangalan sa Facebook page, and then Noymoto Vlog sa Facebook account. So ayan, madali lang siya gawin mga paps, mga moms, no. So bali nga pala, bago ko tapusin tong DIY natin, destroy it yourself, gusto ko lang pasalamat si Pops Cyborg Moto Vlog sa pagpapahiram nitong ano, itong tripod. So like, share, comment, and subscribe kayo dyan kay Pops Cyborg Moto Vlog. So Pops, salamat. So bali mga Pops, no, ito lang talaga yung pinakang kailangan natin na bilhin. So kapag bibili ka nito is ito, kasama na tong bracket. Kasama na yan. And then, syempre coolant. Kung ano, kulang or kung kulang dagdagan. So yun lang naman, no. And then comment nyo rin po mga paps, mga moms, kung ano yung gusto nyo ipagawa na makakaya natin at gagawa natin ng vlog yan, yung sarili nating ano, discarte, no? Yung DIY ba? Destroy it yourself. So siguro mga paps, mga moms, hanggang dito na lang yung ating vlog. Ayan. So like, share, comment, and subscribe kay Noy Moto, and always think safety, ride safe, and peace out.